So yun nga mga sir, update lang sa ating channel, dumating na yung ating in order from overseas, yung ating digital speedometer na plug and play dito sa ating Vegaforce FI. So bago ang lahat, pakita ko lang sa inyo kung paano ko siya na-install. Actually, basic lang naman siya. Miski hindi mo natanggalin itong ano, yung back cover ng headlight, no? Pwede, miski ugutin mo lang, tanggalin mo lang yung tatlong screw, the same time yung lock, pwede mo na siyang matanggal. Pakita ko na rin sa inyo para at least may idea kayo mga sir. Yun nga mga sir, nakikibit na natin itong ating digital panel ng Vegaforce. So bibigyan lang natin siya ng konting review habang papauwi tayo ng bahay na galing trabaho. So i-discuss natin lahat or itakal natin lahat yung bagong ating digital speedometer. Para sa mga nagbabalak magpakabit nito is kahit pa paano eh meron ng konting idea kayo mga sir. Siguro yung unang sir natin dito pagdating sa digital mga sir, nawala yung ano, yung engine indicator. Hindi katulad ng analog, at least madedetect agad ko anong sira ng unit, no? O kung anong sira ng motor natin, no? Lalo na naka-FI tayo. Pero para sa akin naman, although na walang engine indicator yung bago nating digital panel dito kay Vegaforce, meron naman siyang battery indicator, no? Na normally ang tinitrigger din niya is more in electrical, which is ganun din naman yung hinahanap or yung tinitrace
So masasabi kong mas okay din. Ang nangyari kasi mga sir, vice versa sila eh. Yung analog may engine indicator, itong digital wala siyang engine indicator, pero merong battery indicator naman, which is ang function almost the same naman mga sir. Kaya okay lang para sa akin mga sir. Try din natin kung accurate yung ano no, yung gas. Kasi nasa ano na siya, nasa 1 bar na from critical no. So try natin kung accurate din siya. Accurate naman siya. So kung makikita nyo naman sa screen ng panel natin is yung nag-full naman. So accurate naman siya mga sir. Thank you.